Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Chinik. So in today's video, pag-usapan naman natin yung how to start a restaurant business. O ano yung mga tips na kailangan yung malaman kung magtatayo kayo ng isang restaurant business. Ano? So simple lang to. Mga 6 tips na ibibigay ko sa inyo kung may mga plano kayong mag-jump in sa restaurant business. Ano? So number 1, kailangan nyo ng passion. You need to have the passion sa ganitong kind of business. You need to love what you're doing, you know. Hindi lang dahil sa monetary na magtatayo ka ng ganitong business venture na gusto mong kumita. Pero, of course, kailangan mo talaga na mahal mo yung ganitong kind ng business. So, may kakilala nga ako na isang dating kaibigan, ano, na nagtrabaho siya sa isang restaurant. Then, after ilang years as a manager, he put his own restaurant business. So, kung may expertise ka sa ganitong kind of business, no, you love the food business, so I think this is profitable for you. So number 2, kailangan mo ng isang business plan. Kailangan mong gumawa ng isang business plan, no? Dahil dito mo makikita yung future ng iyong business. Hindi lang sa isang maliit na papel, ano? Make it formal, ano? Gumawa ka ng isang business plan na of course, nandyan sa business plan mo kung sino yung mga competitors mo. Kailangan meron kang market research, kung ano ba yung takbo ng negosyo, kung okay ba yung ganitong negosyo, then ano yung mga marketing plan mo para sa iyong business. So, kailangan mo yung maisulat sa isang business plan. So, number 3, location, location, location. So, location is the key, ika nga. So, kahit anong business naman, lalo na sa ganitong traditional business, ano, mga restaurant business, o yung mga water refilling station business, yung mga ganyan, kailangan yan, maganda yung location. Kailangan yan, yung location mo accessible, maraming tao, no? Alam mo na may grow yung business mo sa location na makukuha nyo. So, ang advice ko dyan, ano, kung magtatayo ka sa isang location o naghahanap ka ng location for your restaurant business, huwag kang mamadali. Try to look a better place for your business, no? Make a market research kung saan yung ma-accessible, maraming tao, then that's the right time na you put your business. The number 3, hire essential help. So dito, sino ba yung mga kailangan mong kasama sa yung restaurant business, sa yung negosyo? Siyempre, kailangan may mga staff ka dyan, may mga servers. So kailangan mo bang kumuha ng mga dishwasher? Ano? Ilang cooks ba yung kailangan mo? Ilang staff ba yung kailangan mo? So, kailangan mo ng tulong, no? So, kailangan pag nag-hire ka ng mga tao, maisala mo rin kung sino-sino yung mga isasama mo sa iyong negosyo at ilan ba yung mga kailangan mong tao para sa iyong restaurant business. So, number 5, manage your cash flow. So, sa restaurant business, may mga expenses, napakaraming expenses, no? Sa mga 3 to 6 months, mas mataas pa yung expenses niyan kaysa dun sa revenue mo, no? Siyempre, nag-start ka pa lang, hindi pa ganun karami yung mga customers. So, asahan mo na pwedeng ganun yung mangyari. So, kailangan meron kang extra money to fund, no? Kung may mga lumabas na mga konting problema, makailangan ng budget. So, may mahuhugot at mahuhugot ka. Then last, number 6, keep marketing. So, sa business naman, sa kahit anong negosyo, no? You need to push your marketing. Dahil nandyan talaga yung success ng isang negosyo. Online man yan or offline man yan, kahit sa e-commerce, di ba? Kailangan marketing. So, sa mga restaurant business naman ngayon, more on social media marketing. So, number 1 yan, gamitin mo yung tool ng social media marketing to market your business. Iba nga ngayon, kahit hindi masyadong centralize yung location ng kanilang mga business, pero na imamarket din nila through social media. So, pwede mong gawin yan. So, hindi ka pwede magstay sa isang, sa mga customers mo na bumabalik lang, ano? You need to keep marketing na may mga bagong customer na pumapasok, iba pa yung mga dati mong customer na bumabalik-balik lang, ano? So, kailangan you need to push the marketing. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako, ano? Itong mga tips na ito kung magtatayo ko ng isang restaurant business. So if you like this video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button. Thank you guys for watching and I hope to see you again in my next video. Good night!